Welcome back to Herbin's Love TV! Good morning mga kahabi. Ako nga pala si JC Delisay, ang newbie fancier ng Butong Kabuyaw, Laguna. So ayun mga kahabi, bago natin simulan yung content natin kay Sir JC, siyempre nandito na naman yung ating sponsor na El Toro Probiotics. Ayan, ma-order rin siya mga kahabi sa Lazada at Shopee. Shoutout kay Sir Mark ng Taal, Batanga. Salamat sa pagtitiwala sa Herbin's Love TV. Ayan. Thank you po sa El Toro Probiotics. Susubukan natin sa mga ibon natin to. Sir JC, paano po kayo nagsimula sa pagkakalapate or bilang isang pagiging pigeon puncher? Bali, nagsimula ako bata pa. Street fight. Kami nila Daryl, kami. Tapos nagtrabaho, natigil. Pag alis ko sa trabaho, tinanong ko si Daryl, sabi ko, "Tol, meron bang ibon diyan? Gusto ko ulit bumalik." Sabi ko ganoon sa kanya. Ngayon, binigyan niya ako ng mga linyada agad-agad. Ayun, bumalik na ulit ako sa pagkakarera, tapos isinali niya ako sa club. Then yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nag-ano na tayo, konti na lang. Baka sakali na sa susunod. Yung sa proper racer, anong taon ka nagsimula? Ngayon taon lang din, sir. Ah, bali, kasi simula lang pala talaga. Fresh na fresh talaga. Pa. Gawa ng... Inabutan pa nga ng pandemic. Hmm. Nagka-postpone pa, no? Hmm. Ngayon, kasi simula lang pala ni Sir JC, pero may napapadulo na agad na ibon. Yan, yung bloodline niya ni ano, siyempre, nung kanyang pinsan, ni Sir Daryl. Number one. Ayan. Pero yung pagtuturo, sir, si Sir Daryl din nagme-mentor pala sa'yo, ano? Lahat, sir. Siya vitamins, kung paano magpalipad. So, kami dalawa rin, nagtotoo, self-toss, lahat ng ginagawa ko dito sa loob, kay Daryl. Ayun. Pati linyada, kay Daryl din. Ang naiba lang dyan yung kay Kuya Elton. Janssen Relax tsaka yung Stichel Bout. Na pansier din yun ng Pagsanghan Laguna. Paano ka po nagsimula kumuha ng mga ibon at ano ang mga linyadang mga hawak mo? Ang kinukuha na ko lang ng ibon, isa lang. Eto lang. Kung ano yung linyada niya, hindi yung akin. Bali, ang mga nandyan, Burlington, tsaka yung Tony Vega line. Yun ang mga, Ngayon, yung mga... kung saan nanggaling yun, kay Daryl na natin malalaman yan. Bali, si JC, kinakapatid ko talaga yan. Yung tatay niya, ninong ko sa kasal. Eh, syempre, hindi naman iba't pamilya din naman. Di pinagkalooban natin ang mga gamitin natin. Then, siya, tinuturuan ko na lang. Mga basic, conditioning. Tsaka yung mga linyada na gamit ko. Pag-breed ko, minsan, ginagawa ko nung last south. Ate. Oo. Para kung pakitaan na lang kung sino mas pagaling na lang kasi Xerox copy yung ginawa namin dalawa eh. Bilang isang puncher, paano po ninyo inaasikaso ang inyong mga alagang kalapate? Bali sir, pagising sa umaga, sisilipin ko muna yung mga yan. Kung okay sila, kung maganda ang gising nila. Sabi, maya-maya noon, maglilinis ako ng loob. Sabi sa ako magpapatoka para hindi na nila matoka yung mga ipot-ipot na mga dumi-dumi. Tapos ngayon, pagkatapos ko sila, yung papatoka ng manok. Then itong business, itong small business ng lettuce. Yan. Yun lang ang ginagalo ko araw-araw, sir. Tapos eto, sa tanghali, sisilipin ko rin, gawa ng mga tubig nila. Tapos sa hapon, loob fly. Tapos patoka ulit. Mas may time pala kayo, sir, sa ibig sabihin, nakapokus pala talaga kayo, tutok sa pag-iibon. Tutok na tutok ako sa kalapate. Ang dami kong oras para sa atin. Ayun. Yun yung kasi maganda rin sa hobby natin, mga kahabi, yung may time ka talaga. Tapos, bukod pa sa location ng loop mo, kapag ka maganda rin kasi yung lugar mo, presko, maluwag, yun, advantage na rin kasi yun. Sir, maghintay. Bilang isang newbie, advantage na para kay Sir JC yun. Plus yung bloodline ng ibon at yung sistema. Tapos, ang sarap pa magabang dito mga kaabi. Ang lilong, mapuno. Sa mga breeders po, paano po ang inyong mga ginagawa bago sila isalang or pagparisin bago i-breed? As a newbie, sir,
number one, to, ano pa rin, sistema pa rin ni Daryl yung ginagamit ko pag magbibreed. Una niya, magpupurga kami. Pagkatapos magpurga, magpapaligo. Then, titingnan ko kung ano yung maging reaction ng ibon, kung okay ba o hindi. May 2 days na titingnan namin yung kung ano yung igagalaw ng ibon, kung baka hindi siya maganda nga pag ipinir ngayon. Tapos yun, pag ano, sasalang ko na, bali, 4 na pares lang yung ginagamit ko na breeder, gawa ng, hindi naman tayo kinakapos ng flyer, gawa ni Daryl. Laging na dyan yung, ano natin, backup. Tapos, pag ano, ang vitamins ko lang sa breeder, yung probiotics, yung grits, yung bibig ko, tapos yung sa inakay, pag may inakay na, ideal. Ideal lagi. Sa ano, multivitamins, calcium. Tapos, ang iniiwasan pa namin isa, yung magbabasa ng, dudumi yung itlog, yung pugad nila. Timano, pag nakikita kong parang ano na, bago pa lang dudumi, nililinis ko na yun, sir. Dapat, pag may breed eh, pag magbibreed, dapat cleanliness lagi. Kasi pag ano, na pumapangit yung mga inakay, pag naduduma. Kaya ayoko rin nung ano, nagkakaroon ng dumi yung sinikay. Dahil ikaw mong inaan ko. Malinis ka pala talaga sa ano, sir, sa ibon. Ayoko, nagkakadumi yung sinikay. Tapos, yun. Ang last checking no, si Daryl. Papakita ko yung inakay. Ah, may quality control sir, pa kaysa Daryl. Papakita ko yung inakay. Papacheck ko sa kanya. Quality check. Kasi minsan, may mga salat na ano eh, kakaiba eh. Sabihin ko, boy, okay ba to? Tingnan mo. Mga ganon, sir. Meron din kami, ano, minsan nagkakaroon ng mga reject. Hindi naman maiwasan yun, sir. Basta si Daryl, last checking lagi sa mga inakay. Kasi, kanya yun eh. mas ano, sir, parang siya na rin yung as a pinsan, mentor na rin. No, sir, sobra. Yeah. La, pati vitamins eh. Siya supporter ko ng vitamins. Pag ano, sasabi ko, may probiotics ba? Wala na. Ayan, magpapadala dito yan. Ayun. Ganda nung tandem din nila as magpinsan mga halos ano to eh, extension ng loob niya eh. Halos extension ng loob niya. Maganda kasi yung lugar dito, malubog pati. Sa mga flyers at sa pagte-training sa kanila, paano po ang inyong ginagawa or diskarte sa pagtuturo at pagpapalakas sa mga ibon niyo? Well sir, so umpisa ko yan sa viewing. Pag kuha ko sa breeder, pagbo-viewing ako 1 week. Ang tekniko sa viewing, walang takot. Yung iba kasi kinukulong pa dun sa ano eh. Natatakot na ma-overplay yan eh. May cage pa sila. Sir, ako wala na, hindi na ako nagganoon. Ang ginagawa ko na lang, gutom, saka ako ibo-viewing. Tapos sinasanay ko sila dun sa shaker ko para pagka tinawag ko, pasok ko agad. Ganon. Tapos hindi ako nag-ano na ano, kahit lumipad sila, okay lang. Gawa ng simula nung nag-ganon ang ginagawa ko, wala pa naman ako na overplay eh. Kaya tinuloy-tuloy ko na yung ganon. Ngayon, nag-advance toss kami nito. Pagka ano, toss kami ni Daryl. Tapos, ang conditioning namin, may Monday, mag-flashing. Tapos, sa Tuesday, ano pa rin, flashing pa rin, gawa ng ano eh, iniiwasan namin yung talagang magkasakit ng matindi. Tapos Wednesday, yan, dyan na ako magtutubig muna ako niyan sa umaga, tapos vitamin sa hapon, puro sa tubig yon. Tapos Thursday, yun, yung mga sinusubo na vitamins. Friday, tapos low play ng Sabado. Tapos pag meron kaming sobrang time nito ni Daryl, yun, magtotos ya, kahit dyan sa mga malapit-lapit lang para lang mapagpagba yung mga vitamins na isinusubo namin. Tapos yun, ano, titingnan yung ibon pag uwi, ano, kung ano ang lagay, kung effective ba sa nila yung sistema namin. Pag hindi, kasi minsan sa ibon, do sa isang ibon, effective yung sistema namin, yung isa iba, hindi. Kaya yon inoobserbahan namin yon. Babaguhin, bawa,
babaguhin ng konti dun sa isa para maging ano din siya. Kasi nakikita ko pag nagtotos kami, minsan yung isa late, hindi nandito na ako, wala pa siya. Tinitingnan ko yon kung ano, para kung anong mali doon, kung anong ibibigay sa susunod na vitamins, kung saan siya magre-react ng ayos. Ganun lang naman pag ano, basta ang laging pinaka-importante sa amin pag yung pag-uwi, observation talaga. Tinitingnan talaga pag ano, kahit maghapon niya magtitigan kami. Maano ko lang, ma-sure ko lang na walang sakit yung ibon. Saka ma-recover ka agad yung kasi labanan natin sa karera. Kasi pagalingan talaga ng recovery eh pagka sa ano, karera na. Pag mahina mag-recovery, no, wala na. Tapos plus yung panahon ngayon, parang nagdoble yung init ng panahon ngayon. Sir, grabe. Sobra. Tapos yung ulan pa, yun ang mahirap. Kaya ulan, talagang pagalingan talaga ngayon ang recover. Yung ibon lang naman talaga magkakalaban. Na, sir. Ano lang, talagang friendly game. Pag nagkatuwaan lang ng konti, di lalaban. Ganun lang. Masarap eh, kahit yung mga magka-chat pa kami nung nakaraan, nung mga kapuling. Eh, sir, ano, good luck. Ganunan lang, ibon lang naman. Ano naman po pagdating sa pagbibigay ng vitamins or supplements or kung nag-herbal ka man, sir, ano yung binibigay ninyo during breeding at sa pagkakarera na ng mga warriors nyo? Sa breeding, yung sistema pa rin ni Daryl, syempre, lagi tayo nakarelay doon. Ang ano namin, probiotics, multivitamins, calcium, tsaka yung ideal. Yung pinag-aalinhina ko lang yon ng bigay sa ibon pag kahit sa inakay ano ng inakay, binibigyan ko na rin ng calcium ta ideal, minsan multivitamins din binibigyan ko. Tapos supplier naman, ang ano lang, rotation lang namin ng vitamins, calcium, multivitamins, B12 yan, tsaka probiotics, tapos tong mga electrolytes, mga ano. Yung lang yung inaano namin. Ang pinaka iniiwasan ko, magbibigay sa ibon ng ano, ng antibiotic. Ayokong binibigyan. Hanggat maaari, kung kaya ng herbal, ng mga bawang, ng ano, ng oregano, yun lang muna. Pag hindi na yan, saka lang ako nag-antibiotic. Kasi parang ang pangit pag, ang pangit na ng galaw ng ibon pag nakatikim na ng antibiotic eh. Tapos, yung bago kami sumalang ng ano, nagbabakuna. Bakuna lang ang ano. Bago kami magsalang sa track, magbabakuna kami dito. Yun ang number one na ano. Anong bakuna ang ginagamit nyo, sir? Una, ginagamit lang namin yung ano, para sa paramyxo tsaka sa adeno. Yun ang ano. Injectable yun, sir? Injectable. 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 Sa ano, batok. So ayun mga kahabi, may part 2 yung vlog natin kay Sir JC. Meron silang business mga kahabi, yung street noodles na matatagpuan sa St. Joseph Village 8, malapit sa 7-Eleven, Barangay Butong, Kabuyaw, Laguna. Maraming salamat mga kahabi, keep safe and God bless. Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube. Hervin's Loft TV. And happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!